story, sermon. So, number two na tayo. Ito na tayo sa true our Lord Jesus Christ. Ang Diyos ay binibigyan tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Letter A, God became man, suffered and died on the cross, buried and rose from the grave to give us victory. Nakikinig pa po ba tayo? Dapat maunawaan natin ito na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Some said He is just a good man. Some said He is just a prophet. But according to John 1:1-4, basahin natin. John 1:1-4. In the beginning was the Word. Take note, big letter W. In the beginning was the living Logos. Was the Logos. And the Logos and the Word was with God. And the Word was God. Ano yung Word? God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Sabi ng ibang religion, si Kristo tao lang yan. Si Kristo ay ginawa lang yan. Mali. Sabi ng Biblia sa verse 3, through Him all things were made. Hindi siya created being. Siya ay creator. Ito ang malaking pagkakamali ng ibang iglesia. Iglesia, no Kristo. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng John 1:1-4, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life. Anong sabi sa verse 4? In Him was life. Sa Kanya nagmula ang buhay. Nasa Kanya ang buhay. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya si Kristo ay hindi po tao. Mali po yung paniniwala ng mga iglesia, no Kristo. Nakikinig pa po ba tayo? Mali ang paniniwala ng mga religion na si Kristo is just a prophet, is just a good man. No. Jesus Christ is God. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Tuloy po natin ang pagbasa sa mga sumusunod na mga verse. Tuloy po natin ang pagbasa. The Word became flesh and made His dwelling among us. Ang liwanag, oh. The Word became flesh. Sa Tagalog, ang Diyos ay naging laman o nagkatawang tao. And made His dwelling among us, we have seen His glory, the glory of the one and the only who came from the Father, full of grace and truth. Siya'y nagmula sa Ama, sapagkat Siya ang Ama na nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit Siya nagkatawang tao? Kasi ililigtas Niya ay tao. Kung ililigtas Niya ay unggoy, Siya ay magkakatawang unggoy. At ang sabi ni Charles Darwin, tayo raw ay nagmula sa unggoy. Pero hindi alam ng marami, bandang huli, binawi ni Charles Darwin yun eh. Kaya lang, hindi na ito alam ng marami kung maalat ng kanya-kanyang maling aral. Nalikinig po ba tayo? Parang yung founder ng Oxogam, bandang huli na born again. Naging pastor. Hindi na niya mabawit pa yung kanyang tinayong Oxogam at mawala na to. Nakikinig po ba tayo? Pag-aralan mo yung evolution, kulang yun eh. Kung ang evolution theory ay totoo, eh bakit yung unggoy-unggoy pa rin? Tanungin mo nga yung katabi mo, papayag ka bang galing ka sa unggoy? Sige, tawagin mo unggoy. Magagaling sa'yo yan. Kahit mukhang unggoy, magagaling sa'yo yan. Pero walang tao mukhang unggoy. Pero meron doon mukhang kabayo. Pinagmamalaki pa niya na siya'y mukhang kabayo. May mga tao mukhang unggoy, mukhang kabayo, mukhang kambing, pero tao yun. Kaya hindi tayo galing sa unggoy. Charles Darwin made a mistake na pinalabas niya yung evolution theory.
Ang problema kasi ng marami, ayaw kasi magbasa ng Bible. Sabi na nga ng Biblia, Hosea 4:6, "My people," God said, "are being perished because of lack of knowledge. They lack of knowledge because they rejected the word of the Lord." Maraming tao ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Wala silang kaalaman because they rejected the word of the Lord. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos. Ang totoo lang, itong Bible na nasa harap ko, hindi ko nga binubuksan eh. Props ko na lang ito eh. Bakit? Kasi yung Bible ko nasa cellphone ko eh. Dito yung Bible ko. Naka-download na siya. Amen? Kaya, ang Bible ngayon, hindi na binibili. Download mo na lang eh. Andito na siya. Eh, nakakahiya naman sa inyo. Akat ako na walang Bible. Nahiram ako ng Bible kay Pastor Roan. Pero kahit wala na akong Bible, ito na yung Bible ko, naka-download na. Nakikinig pa po ba tayo? Habang nagkakape ako, sa Moonbox, lalabas ko yung cellphone ko. Tapos pag nagbabasa na ako ng Bible, habang nagkakape ako sa Moonbox, nakikinig pa po ba tayo? Hindi alam ng crew ng Moonbox na Bible yung binabasa ko. Akala niya nagwa-wifi lang ako. O nag-i-internet ako. Hindi po, nagbabasa ako ng Bible. Ikinig pa po ba tayo? Dahil yung Bible ko naka-download na eh. Andito na siya. Pwede ko na siyang basahin, no? Andito na siya. Naunawaan po natin. Maraming tao na papahamak, napupunta sa impyerno at napapariwara sapagkat kulang daw ng kaalaman. Why? Hosea 4:6 and 7 says, they rejected the word of the Lord. Kaya yung mga Bible ninyo, ay yung mga cellphone ninyo, pakidownload yung Bible. Ito pa ba? I-download ninyo yung Bible sa cellphone ninyo. At kahit saan kayo magpunta, mababasa na ninyo yan, no? Hindi nyo na kinakailangan pa ang internet o ang wifi. Ang wifi, para, yung wifi, hindi nyo na kinakailangan. Pupukasyon, yan ay Bible ninyo. Nakikinig pa po ba tayo? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Diyos. Kaya mali yung mga iglesia no Kristo. Mali yun. Bakit no Christ? Iglesia no Kristo? Eh no Christ. Kasi nga yung Kristo nila, tao lang eh. Mahirap yun. Philippians 2:6 hanggang 8. Basahin natin. Tingnan mo ang liwanag nito. Who being in very nature God. Who being in very nature God. Ano siya? Diyos. Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Tuloy natin. Verse 7 hanggang verse 8. Rather, he made himself nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ganyan siya, oh. Diyos mismo siya, sabi ng Philippians 2:6. Diyos mismo siya. Hindi siya nag-Diyos-Diyos lang. Hindi siya nagkukunwaring Diyos-Diyos talaga siya. Pero ngayon, may nakikita ako, tulog talaga. Kunwari, tutulog-tulogan lang, pero tulog talaga yan. Kalapitin mo. Nakanganga pa nga, eh. Sabi, oh, ah. Mag-ingat kayo, baka may butike. Mag-ingat kayo, delikado. At least kung gising ka, may butike. Makakailan kayo, tulog ka. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Bago siya nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, Diyos muna siya. Kasi pag hindi siya magkakatawang tao, hindi siya mamamatay sa krus. Nakikinig pa ba kayo? Parang yung the prince and the pauper. Alam niyo nung mga anak ko nung mga bata pa sila, sama-sama kami nanonood ng pinapanood nila. Pero ngayon hindi na. Anong pinapanood mo? Itatago na. Oops! Ngayon yun. Pero noon nung bata pa kami, sama-sama kami nanonood ng pinapanood nila. Nanonood sila ng the prince and the pauper, kasama rin ako nanonood. At doon sa the prince and the pauper, dalawang tao yun na magkaiba.
isang prinsipe at isang pulubi. Magkamukha sila. Gusto ng prinsipe na maging pulubi, gusto niya maranasan ang pagiging pulubi. Nakipagpalit siya. Yung pulubi, pinadala niya sa palasyo. Ngayon, habang nasa labas yung prinsipe ngayon, maraming tumulong sa kanya. At ang sabi niya, pagbalik ko ng kaharian, sabi niya, tutulungan ko kayo. Nagtatawanan yung mga taong sinasabi niya, tutulungan ko kayo. Hindi nila alam na siya talaga yung prinsipe. At pagbalik niya ng kaharian, patay na yung tatay niya, hindi na siya prinsipe, hari na siya. At doon naunawaan ng mga taong sinasabi niya, natutulungan ko kayo kapag nasapan. Pagbalik ko ng palasyo, doon nila naunawaan, hindi pala siya ordinaryong pulubi lamang. Siya pala yung prinsipe, siya pala yung hari. Ganon din si Kristo. Maraming salita si Kristo na pagsalitang pangtao, na gutom, na uhaw si Kristo, na pagod si Kristo, na tulog si Kristo. Yun ay pangtao. Pero yung iba pang bahagi ng buhay ni Kristo, pang Diyos. At para patunayan mo sa inyong si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, wala siyang kasintahan. Hello? Wala siyang crush. Amen? Wala siyang FB. Wala siyang friend. Ibang-ibang klaseng friend. May tao pa ho ba rito? Yung BFF. NGFF. So si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Paliwanag po ba yun? Amen. Palangpakan natin ang Panginoon. Ituloy natin ang pagbasa. Ituloy natin ang pagbasa. For you know that it was not with perishable things as a silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down from to you, down to you from your ancestors. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Kayo ay niligtas. Kayo ay nabago at napatawad, hindi ng mga nabubulong, na ginto at pilang. Kayo ay napatawad, nalinis, nabago sa amagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang kordero, walang kasalanan. Walang kasalanan po si Kristo. Walang natagpo ang pagkakasala sa kanya. Upo, nagalit siya. Maraming beses nagalit siya lang talaga siya. Yung pong tindahan ng mga mandaraya, yung table, tinood niya talaga yung table talaga. Tapos kumuha siya ng latigo, tinaboy niya sila. Pero hindi niya nilatayan. Ang tawag doon is righteous anger or righteous indignation. Pwedeng magalit ka, huwag ka lang magmura. Amen. Pwede kang magalit, huwag ka lang manuntok. Kaya sabi ni Manny Pacquiao, born again na daw siya. Pero may kulang pa sa kanya, nanununtok pa siya. Nanununtok pa siya. Born again na raw siya. Lagi may din ang Bible, pray ng pray. Pero panay din ang suntok niya. Suntok niya siya ng suntok. 1 John 4:7 says, love one another. Not laban or boxing another. Kaya may problema si Manny Pacquiao at ang mga tagapagturo ni Manny Pacquiao. Sapagkat si Manny Pacquiao hanggang ngayon, nakikipagbubugan pa rin. Nakikinig pa ba tayo? When my brother met Manny Pacquiao, ang ginawa ng kapatid ko, binakbayan niya si Manny Pacquiao. Sabi niya, Brother Manny, quit boxing. Sabi ni Manny Pacquiao, thank you. Pero yung thank you niya, hanggang dito lang sa ilo. Thank you. Nakikinig pa ba tayo? Amen po ba? So, dapat kay Manny, mag-resign na sa vaccine. Amen? Tama na yung pagiging politician niya. Politician na siya. Artista pa siya. Kumakanta pa siya. Cos pa siya. Hindi na ba sapat yun? Tama na yun, di ba? Tama na. Di ba, nabalitaan ninyo na hindi ko alam kung saan province yun, palaro ng DepEd, meron isang estudyante na matay? Isipin mo. Sabi ng DepEd, pinag-iisipan namin kung ititigil namin na namin yung boxing o hindi pa. Pinag-iisipan pa raw. Dapat itigil na yan. Hindi po sports ang boxing. Hindi. Sapagkat ang boxing po ay nakakapatay, nakakomatos. Nakikinig po ba tayo?
Hindi sports ang boxing. It is a game of death. Nakikinig po pa tayo. Tuloy natin ang magbasa. Romans 10:9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapag pinahayag mo mula sa iyong bibig, galing sa iyong puso na si Jesus ang piyong ang iyong Panginoon, ikaw ay maliligtas. Tuloy natin ang pagbasa. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Ang ganda ng sinabi rito. Siya mismo ay pinasa ng ating mga kasalanan. Alam mo ba ang mga kasalanan ni Eva at Adan binayaran na ni Christ sa krus sa Kalbaryo? At alam mo ba ang mga kasalanan natin binayaran na ni Christ sa krus sa Kalbaryo? At ang kasalanan pa ng mga taong darating bayad na ni Christ sa krus sa Kalbaryo? Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 4, once and for all, binayaran na ni Christ ang lahat ng ating mga kasalanan. Bayad na po lahat ng ating mga kasalanan. Parang isang taong ang daming utang. Kung kani-kanino may utang siya. May naawa sa kanyang mayaman, binayaran lahat ng utang niya. Tuwan-tuwa siya, bayad lahat ng utang niya. Sapagkat may nagbayad ng utang niya. Tayo rin ay tuwang-tuwa na patawad na ang ating mga kasalanan. Masayang-masaya tayo dahil may nagbayad ng ating kasalanan. Si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Isa sa 7 last words niya ay yung it is finished. Sa Greek word, tetelestai. Nang ibig sabihin, mission accomplished. Bayad na. Sa kamatayan ni Christ sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng ating mga kasalanan. He Himself bore our sins in His body on the cross. Kaya po mga minamahal, ang religion ay hindi nakapagliligtas. Baptism cannot save. Joining a religion cannot save. Communion, confirmation cannot save us. Catechism, Mañanita, De Colores, and all rituals of religion cannot save us. Yung kamatayan ni Christ sa krus ng Kalbaryo ang nakapagligtas sa atin. Kung hindi nagkataw ang tao si Kristo at hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo maliligtas. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino paman sa atin. Tayong lahat ay mga pinatawad lang ng Diyos. For by grace we have been saved through faith, and this is not of us, so that no man should boast. Ephesians 2:8 and 9, lahat tayo ay kinaawaan lang ng Diyos. Bunga ng ating pananampalataya, tayo ay naligtas. Hindi ito sa sarili nating gawa, para ang sino man ay magmalaki. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako naligtas kasi mabait ako. Kaya ako naligtas, tumulong ako sa nabiktima ng mga Yolanda. O nabiktima ng Yolanda, type 1 Yolanda. Tumulong ka ng tumulong sa nabiktima ng Yolanda, hindi ka maliligtas. Magpakabait ka ng magpakabait, hindi ka rin maliligtas. Kaya ka naligtas. May Kristong nagkatawang tao at binayaran ang iyong kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Paliwanag po ba yun? Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan, pero binayaran ni Kristo ang ating kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Walang ibang daan patungo ng langit. John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Ako ang daan, sabi ni Kristo, hindi dating daan. I am the way, the truth, and the life. Acts 4:12, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa mundong ibabaw nito para tayo maligtas. There's no other name given to men whereby we must be saved. And that name is Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tignan po natin ang pagbasa, mga minamahal. Next. Yan, sabi rito, by His wounds, you have been healed. Tingin po kayo sa akin. Alam niyo po ba yung ginamit na latigo kay Jesus Christ? Hindi po yung ordinaryong latigo. Hindi rin po yung buntot pagi. Yun po ay genuine leather. Genuine leather na merong bubo o bakal sa dulo.
Kaya paghampas kay Kristo, hindi latay kundi tumatalsik ang kanya balat at laman. Nakikinig pa ba tayo? Di ba yung latigo buntot pagi? Kay Kristo hindi. Genuine leather. Tapos ang dulo nun, bubong or bakal. Sa bawat hampas kay Kristo, tumatalsik ang kanyang laman at dugo. Parusa ito ng mga parusa ito ng unang panahon. Pero iba yung pinamparusa kay Kristo, hindi lang basta palo. Dapat apat na po yun. Pero pag sumobra yung umalo, yung sobra ng pinalo, ipapalo sa kanya. Kaya dapat 40 lashes ang tinanggap ni Christ. Pero 39 na lang ang tinanggap ni Christ. At sa 39 na iyon, bumulwak ang dugo, talsik ang laman. Nakikinig pa ba tayo? Kung pag-aaralan mo ang height ng mga Israelites, mga 5'11 yan, 6'10. So probably, si Jesus Christ, mga 5'11 yan, 6'10. Perfect in beauty, from head to foot. Pero itong gandang lalangin niya, kung siya'y nagkatawang tao, sabi nga, mata na lang o bibig, dila na lang ang walang latay. Lahat yan, bugbog lahat yan. Bugbog sa labi siya. Nilagyan siya ng koronang tinig. Inulos ang tagiliran. Pinabuhat sa kanya ang napakabigat na krus na hindi niya na kaya lang bumagsak siya. Para magpagpatuloy yung pagbuhat sa krus, si Simon the Cyrene pinabuhat muna sa kanya ng mga Roman soldiers para magpatuloy ang kanilang paglakad. Pero si Christ na subasot na siya, hindi niya na kaya. 9 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock in the afternoon nakabilit siya sa harap. Pero napakabuti ng Diyos ang nagkatawang tao ito. Ito ang binanggit niya. Ang mapatawarin mo sila sapagat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inihingi pa rin ni Kristo ng tawad sa Ama tayo. Tayo na ang nagkasala. At ang Diyos pa ang humingi ng tawad para sa atin. Tayo na ang nagkasala. At ang Diyos pa ang siyang namatay sa krusang Kalbaryo para sa atin. Alam mo kung bakit maraming tao naghihiganti sapagkat hindi pa nila nararanasan ng pagpapatawad ng Diyos. Pero once na maranasan nila ang pagpapatawad ng Diyos, hindi sila maghihiganti. My father was a successful businessman. Pero natagpuan ko ang sarili ko na nasa squatter area. Walang silar. Natagpo ako ang sarili ko na namamalimos. Hindi nyo alam yun. At hindi na rin nakita ng mga ano ko yun. At ang tanong ko sa nanay ko, Nay, bakit? Bakit nandito tayo sa squatter area? Malungkot ang mga mangyayari. Punong-puno ng galit at pukot ang dibdib ko. At ang sabi ko isang araw, may panahon ng pagganti. Pero ang araw ng pagganti ay hindi na dumating. Sapagkat nakilala ko si Christ bilang Lord and Savior ng buhay ko. At ang puso kong dating punong-puno ng galit ay napalitan ng pag-ibig. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pag-ibig ay hindi nabibili sa department store. Sa shopping center, ang pag-ibig ay natatanggap kay Kristo Jesus. Punong-puno ng galit po at higit sa manang loob, patayan ang maraming tao. Kaya kaliwat kala ng patayan. Noong nakaraan, kita mo, di ba, yung sa Naiya, binaril yung mayor ng ano pang mayor ba yun? Pati asawa niya. Sipin mo, may marami pang nadamay. Punong-puno ng patayan, punong-puno ng paghihiganti. Bakit? Sapagkat wala pa si Kristo sa puso nila. Amen. Pero pag na kay Kristo ka at si Kristo ang nasa puso mo, kaya mong magpatawad. Kaya mong ipagpasa Diyos na lang ang lahat ng kanilang mga nagawang pagkakasala. Hindi mo naman tinatolerate ang sin nila, kaya lang hindi mo inilalagay ang batas sa iyong kamay.
The Bible says, arouses his mind, saith the Lord. Hayaan mo na ang puot ay ibigay mo sa Diyos. Nakikinig pa mo matay. Naalala mo nung high school ako, dun pinakamalakas, mga way back ka, 70s. Yun ang panahon na talagang matindi ang rambula ng fraternity. Grabe. Yun ang panahon na ang rambula ng mga bawat eskwelahan, matindi talaga. Sometimes fraternity is not good. It divides us. Amen? Yes. Sometimes brotherhood and sisterhood is not good because it divides us. And religions are not good because it divides us. Nakikinig pa ho ba tayo? Religions divide us. May tao pa ho ba rito? But in Christ, kapag ikaw ay na kay Kristo, pinagkakaisa tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May tao pa ho ba rito? Amen. By His wounds, you have been healed. Gusto kong sabihin sa inyo na ang Diyos ay nagpapagaling. Sa bawat pagtayo ko at pangangaral ko, maraming gumagaling. Nag-pray ako ng bulal at nakakita. Nag-pray ako ng pilay na kalakad. Nag-pray ako ng bingi na karinig. Isa na lang ang hindi ko pa nakikita, pipi na nakapagsalita. May pipi ba rito? Yun na lang hindi ko nakikita eh. Nag-pray ako ng may cancer, pinagaling. Lahat ng uri ng sakit na ipanalangin ko ay gumaling. Hindi ako nagpapagaling kung hindi si Jesus ang nagpapagaling. Amen? I am just an instrument of God. We are just instruments of God. At hindi lang ako ang nagpapagaling. Ang sabi ng Mark sa mga huling chapter nito, ang bawat mananampalataya ay pwedeng makapagpagaling ng may sakit. Amen? Amen? Sino rito yung bumuntang may sakit? Taas ka po ang kamay. Sige po. Wala pong biro. Sino po yung nagpunta rin itong may sakit? So mamaya, magpipray po tayo, pagagalingin po kayo ng Panginoon po, ha? Naalala ko si Sister Lucita, taga Commonwealth. May bukol siya sa breast. Pagkapa niya, nawala na. Yes. Gulat na gulat siya. Nawala yung bukol sa kanyang breast. Kahit saan ako magpunta para mangaral, kasama ang signs, wonders, and miracles. Preaching without signs, wonders, and miracles is not complete. Dahil si Kristo ay hindi lang po nagpapatawad. Si Kristo po ay nagpapagaling. Amen! At gusto kong sabihin sa inyo na si Kristo po ay nagpapayaman. Maraming hindi maniniwala na nagmula ako sa squatter area. Nandun ako sa Quiapo, namamalimos. Pero iba na ang panahon ngayon. Ang dating namamalimos, naka-coat and tie na ngayon. Nakikinig pa ho ba tayo dahil ang Diyos ay nagpapayaman, napapasagana. Tinuturo ko sa pag-work namin, merong nagpa-atras. Binigyan ko ng pera. Sabi na anak ko, paan laki naman ang binigay mo? Dati ko rin trabaho yan. Nagpapa-atras. Dati rin ako nagtatawag ng taxi. Dati rin ako nagtatawag yung mga jeep. Mento. Dati rin ako nagka-carmas. Dati rin ako nagbibenta ng sigarilyo. Lahat yan aranasan ko. Dati rin akong piyon. Halos lahat niya, nayata ng trabaho naranasan ko sa murang bulan ko. Pag kinikwento ko sa mga anak ko yan, hindi sila makapaniwala. Minsan, namadaan kami sa isang creek. Merong bata, nangangapa siya rin sa creek. Sabi ko, anak, ganyan ako noon. Papa, ganyan ka noon. Oo. Pero ngayon, ang mga anak ko, hindi na nila maranasan yun. Saglit ng papa, nanonood kami si May. Ayong pera. Saglit lang. Ako noon, hindi makapanood ng sine. Kailangan mo pa magtinda ng sigarilyo para makapanood ng sine. Okay. Hindi kayo maniniwala. Para makakain lang ako noon ng masarap,
pupunta ako sa kainan ng mga mayayaman. Nakasalamin, kakatapon ko yan. Sabi ng mayaman sa akin, alam mo yung mayaman maaawa sa akin. Ipapabaloy niya yung tira. Bibigay niya sa akin. Nakakain ako ng masarap. Ngayon, iba na ang panahon eh. Tayo naman ang nagbibigay sa nangangailangan. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay nagpapagaling at gumagawa ng himala. At ang Diyos ay nagpapaginawa. Sino rito ang mahirap? Hindi ka looban ng Diyos yan. Tandaan mo. Ang kahirapan ay isang sumpan. Naparito si Jesus para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maging mahirap. Ang kalooban ng Diyos, tayo ay managana. Ang yumaman tayo sa maling paraan, mali. Pero ang yumaman tayo in God's will, napakaganda. At ang Biblia ay nagtuturo sa atin kung paano tayo yayaman. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang sabi ko noon nung ako'y nasa squatter area. Aahon ako rito. Hindi pwedeng manatili ako sa squatter area. Narinig ng Diyos. At tinulungan ako ng Diyos sa makaahon. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, aahon ako sa kahirapan. At hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mahirap. God gave us life and have it more abundantly, sabi ng John 10:10. Amen? Tuloy po natin ang pagbasa. Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin ang pagbasa. Next, through our Lord Jesus Christ. Christ forgive our sins, heals our sicknesses, give us victory in every trials we encounter and give us eternal life in heaven. Alam mo, ang daming namatay sa Typhoon Yolanda. Hanggang ngayon, yung mga pataya ay nahahalungkat pa rin, nahuhukay pa rin. My father died at this very young age, at the age of 32. Isang probinsyano may pangarap. Lumuwas ng Maynila, lahat ng trabaho pinasukan. Bumibili ng lumang libro, pinapalitan niya ng bagong aklaan, ng bagong tatakip, binibenta sa Ascaraga na ngayon ay rektor. Pero dumating ang time, ang tatay ko yung umaman. Daming pera. Pero dumating sa buhay niya, sa edad niyang 32 anos, nasabi siya. Ang buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Now you see, now you don't. Kaya si Kristo po ay hindi lamang po nagbabago ng buhay, nagpapayaman, at nagpapagaling. Si Kristo po ay nagbibigay din po ng buhay na walang hanggan. Pakisabi, buhay na walang hanggan. Hindi ba habang panahon buhay tayo? Nakita mo si FJ, ngayon wala na. Nakita mo si Marquesello, dream, believe, survive, pero ngayon wala na siya. Nakita mo, napakaraming sikat na tao, prominent and famous people. Pero ngayon makikita mo, wala na sila. Nakikinig pa ba tayo? Minsan, very shocking ang mga pangyayari. Ang daming very shocking eh. May meron tatawag sa atin, may mag-text sa atin, patay na sa ganito.